Minasang, konnichiwa, God bless you po sa inyong lahat at welcome po sa lesson 34. Ang unang pattern po natin sa lesson 34 ay verb dictionary form, verb ta form. Yung noun natin, lalagyan po natin ng no. Pagkatapos po nila, susundan po ito ng to rini. Tapos verb to. Unahin po natin ang verb dictionary form at verb ta form. Ito po ang ating pinaka verb 1. Pagkatapos po, susundan siya ng to rini. Tapos verb 2. Ang ibig sabihin po ng to rini ay as or like, tulad or katulad, gaya or kagaya, at kung ano-ano pa. Basahin po natin ito para alam po natin kung paano po natin gagamitin or para saan ang pattern po natin ito. This means to copy exactly in words or actions V2 or verb 2. What one has heard, seen, read, or learned, etc. Verb 1 or V1. Ibig sabihin po, kung ano man po yung ating narinig, nakita, nabasa, natutunan, at kung ano-ano pa dito sa verb 1, ay gagayahin po natin ng eksakto sa salita at sa action dito kay verb 2. Example po tayo, watashi ga iimasu, kaite kudasai. Gagawin po natin siyang katulad ng sasabihin ko, isulat mo please. Kunin po natin itong nasa taas. Ang iimasu, gagawin po natin siyang verb dictionary form kasi nakamas form po tayo rito. Ito po ay group 1 kasi naka-e-line. Kunin po natin yung e. Pagkatapos, itong e, papalitan po natin siya ng u-line, magiging u. At isusulat na po natin yung torini. Pagkatapos po niyan, kukunin na natin yung verb 2, ang kaite kudasai. Basahin po natin, watashi ga iyo tori ni kaite kudasai. Katulad or kagaya ng sasabihin ko, isulat mo please or please isulat mo. Sa example po natin, ang verb 1 po natin ay ito at ang verb 2 po natin ay ito. Ibig sabihin po, kung ano man po yung ating nakikita or naririnig at kung ano-ano pa dito kay verb 1, ay gagayahin po natin dito kay verb 2. Katulad po ng example po natin, kung ano man daw po yung sasabihin ng speaker, ay gagawin nyo po mismo dito kay verb 2. Ang next example po natin ay, saki imashita, iso narabite kudasai. Gagawin po natin siyang katulad ng sinabi kanina, ilinya or i-set up ang upuan. Ang imashita, gagawin po natin siyang ta form. Nakamashita po kasi ang ating formula. Ito po ay group 1, kaya tatanggalin po natin yung i. Kunin po muna natin ang unang i. Ang kapalit po ng i ay nasa grupo ng ichiri, ichirita. Naging ita. Pagkatapos, isulat na po natin ito. At ang ating verb 2. Basahin po natin ito. Saki itatori ni iso narabite kudasai. Pattern C na po tayo. Ang pattern C po natin ay noun no tori ni verb. Ang ibig sabihin po niyan ay ito pa rin. Sa ngayon po, ang tori ni natin ay nagkaroon po ng no dahil ang nasa unahan ay noun. Basahin po natin ito. This means that an action V or verb is done in accordance with the manner shown by the preceding phrase. Ibig sabihin po, yung action po natin dito sa dulo, itong verb pong ito, ay gagawin po natin ito
nang naaayon or alinsunod po dito sa noun, kung ano po yung ipinapakita or kung ano po yung nakikita po natin dito. Kumbaga po, kung ano nakalagay dito sa noun, yun po ang gagayahin natin dito kay verb. Example po tayo. Bango, botan o oshimasu. Please pindutin ang button katulad ng number na ito or nitong number. Meron po tayong pantukoy na ito, kuno. Tapos ilalagay na po natin yung bango. At yung pattern po natin na no torini. At yung verb po natin, gagawin po natin siyang pang-utos kasi po naka-please po rito. Kunin po natin muna yung botan. Ang ushimas, ito po ay gagawin po natin siyang te form. Kunin po muna natin yung o. Ang shi, gagawin po natin siyang shite, naging oshite. Tapos ilalagay na po natin ang please or kudasai. Basahin po natin. Kono bango no tori ni botan o oshite kudasai. Please pindutin ang botan katulad or kagaya ng number na ito. Maaari din po kayo mag-translate mula po rito. Halimbawa po, katulad or kagaya ng number na ito, please pindutin ang botan. May pagkakataon din po na hindi nyo na kailangan ilagay pa yung pantukoy po rito. Kasi matik na po na gagayahin nyo yung number dito sa pagpindot nyo po noong button. Or button po. Ang next example po natin ay sen, kami o kirimas. Gagawin po natin siyang please gupitin ang papel ng naaayon sa linya. Or katulad or kagaya ng sa linya. Ang verb po natin, gagawin po natin siyang pang-utos po ulit. Dahil mayroon po tayong please. Ang kirimas po, gagawin po natin siyang te-form. Ito po ay group 1 dahil naka-e-line. Tatanggalin po natin siya. Kunin po muna natin ang ki. Ang kapalit po ng ri ay nasa grupo ng ichiri. Ichirite. Naging kitte. Tapos yung ating kudasai. Basahin po natin. Seno tori ni kameo kitte kudasai. Maaari din po kayo maglagay dito ng pantukoy kapag nilagyan nyo ng naayon sa linyang ito. Halimbawa po, kono seno tori ni kameo kitte kudasai. Maaari po ulit kayo mag-translate sa Tagalog na simula po rito. Halimbawa po, nang naayon or katulad or kagaya ng linya, please gupitin ang papel. Pattern number 2 na po tayo. Ang pattern number 2 po natin ay verb 1. Ang pinaka-verb 1 po natin ay ta form. Naka-past positive na plain form. Susundan po siya ng atode. Tapos verb 2. Ang sunod naman ay noun. Ang noun natin mayroong no. At susundan po siya ng atode at verb. Ang ibig sabihin po ng pattern na ito ay after or pagkatapos. Basahin po natin ito. This sentence pattern means the action or occurrence denoted by be-to or verb-to takes place after the action or occurrence denoted by be-1 or verb-1 or noun has taken place. Ibig sabihin po, magaganap lamang daw po ang verb-to or mangyayari lamang ang verb-to kapag natapos na po ang pagkilos o isang pangyayari dito sa unahan. Ibig sabihin po, ito po muna ang mangyayari bago po ito. Compared with verb te form kara, which has a similar meaning verb ta form atude,
emphasizes the time context in which the respective events happen. Kumpara daw po sa verb te form kara, na magkapareho po sila ng kahulugan ni atude, ang atude daw po ay nagkakaroon lamang ng diin ang konteksto ng mga kaganapan. Ibig sabihin po, nagkakaroon lamang po ng diin na pag natapos na po ang gagawin po rito o isang pangyayari dito, ito na po yung gagawin or magaganap. Example po tayo, Shigoto ga uwarimasu, nomini ikimasu. Gagawin po natin siyang iinom pagkatapos ng trabaho. Ibig sabihin po, pagkatapos daw po ng trabaho, pupunta sila sa isang lugar para mag-inuman or para uminom. Sulat po natin yung nasa taas. Ang uwarimasu, gagawin po natin siyang ta form. Ito po ay group 1. Kunin po natin ang owa, ang ri, tatanggalin natin at papalitan natin sa grupo ng ichirita, chisaitsu at ta, naging uwata, at yung atude. At ilalagay po natin yung ating verb 2. Ito po yun. Basahin po natin. Shigoto ga uwata atude nomini ikimasu. Iinom pagkatapos ng trabaho. Pwede rin po kayong magsimula po rito sa translation natin sa Tagalog. Wala naman pong problema. Halimbawa po, pagkatapos ng trabaho, iinom. Ang next example po natin ay Jugingo shimashita. Shawa o abimashita. Gagawin po natin siyang naligo pagkatapos mag-jogging. Sulat po natin yung nasa taas. Ang shimashita, gagawin po natin siyang ta form. Ito po ay group 3. Tatanggalin lang po natin yung formula. Kunin po natin yung shi. Tapos ilalagay na po natin yung ta. Naging shita. Tapos yung atode po natin. At yung verb to po, itong shawa o abimashita. Basahin po natin. Jugingo shita atode shawa o abimashita. Naligo pagkatapos mag-jogging. Maaari din po kayong mag-start po rito. Magiging pagkatapos mag-jogging, naligo. Example po tayo para sa noun, shokuji, kohi o nomimasu. Gagawin po natin siyang iinom ng kape pagkatapos kumain. Ang shokuji po ay noun, kaya magkakaroon po siya ng no. Tapos ilalagay na po natin yon. Basahin po natin, shokuji no atude kohi o nomimasu. Iinom ng kape pagkatapos kumain or pagkatapos kumain, iinom ng kape. Pananong po tayo, itsu wasoremono ni kigatsukimashita ka? Kailan mo napansin na may nakalimutan ka? Ang ibig sabihin po ng wasoremono, ito po yung bagay na nakalimutan natin or nakalimutang bagay. Halimbawa po, umupo ka sa isang lugar tapos may ipinatong ka, pag alis mo, naiwan mo yon. Yun pong bagay na naiwan mo, yun po ang tinatawag na wasoremono. Kapag sinabi namang kigatsukimashita, napansin na malayan at kung ano-ano pa. Halimbawa po, ang sagot natin dito ay takushi o orepta atude kigatsukimashita. Ibig sabihin, napansin pagkababa ng taxi or pagkatapos bumaba ng taxi. Kapag dito po kayo nagsimula, ang magiging translation natin ay pagkatapos or pagkababa ng taxi, napansin or namalayan.
Tanong po tayo. Sugo di kakemasu ka? Agad ka bang aalis? Halimbawa po, ang sagot natin ay iye, hirogoha no ato de kakemasu. Ibig sabihin, hindi po, aalis pagkatapos mananghalian. Kapag dito kayo nagsimula, ang magiging translation natin ay hindi po, pagkatapos mananghalian, aalis. Pattern number 3 na po tayo. Ang pattern number 3 po natin ay verb 1, te form, tapos susundan po siya ng verb 2. Itong te form po natin dito sa unahan, wala po siyang kama po rito. Tuloy-tuloy lamang po si verb te form papunta kay verb 2. Ang ibig sabihin po ng pattern na ito ay with. Sa Tagalog, kasama, may, at kung ano-ano pa. Ang tinutukoy po ng pattern na ito, gagawin mo po yung verb 2 with nung verb 1. Mayroon po tayong inaral sa lesson 16 na gumamit po tayo ng verb te form. Pero po, yung after ng verb te form po natin, mayroon po tayong kama. Kung natatandaan nyo po yung at ng ating verb. Halimbawa po, ashita mowaeite. Tomodachi ni aimasu. Ibig sabihin, bukas pupunta sa MOWA at makikipagkita sa kaibigan. Dito naman po sa pattern natin, dito sa number 3, ang verb te form po natin dito ay walang kama. Katulad po ng sinabi ko kanina, yung verb te form po natin ay tuloy-tuloy lamang papunta po sa verb 2. Kaya madali nyo pong ma-identify kung lesson 16 or lesson 34 po ang inyong pattern. Example po tayo. Megane o kakemasu, hon o yumimasu. Gagawin po natin siyang magbabasa ng libro na may salamin. Ang verbon po natin ay ito. Ang kakemasu, gagawin po natin siyang te form. Ito po ay group 2 kasi naka-e-line po. Mag-a-add, te lamang po tayo. Pagkatapos, isusulat na po natin ang verb 2. Basahin po natin. Megane o kakete, hon o yumimasu. Ang pagtatranslate po, dito po kayo mag-uumpisa sa dulo. Magiging magbabasa ng libro na may suot ng salamin or may salamin. Huwag na huwag po ninyo lalagyan po ng kama rito. Kasi kapag nilagyan nyo ng kama, halimbawa po, nilagyan nyo ng ganito, ang magiging translation po nito ay nasa lesson 16. Magkakaroon po tayo rito ng at, magiging magsusuot ng salamin at magbabasa ng libro. Yun po yung pagkakaiba niya kay lesson 16. Kaya huwag nyo po siyang lalagyan ng kama. Tuloy-tuloy lamang po. Example pa po tayo. Denki o tsukemasu, nemasu. Gagawin po natin siyang matutulog na may ilaw or nakabukas ang ilaw. Ang tsukemasu, ito po ay group 2. Kukunin lang po natin ang verb stem. Pagkatapos po, mag-ate lamang tayo. At yung ating verb 2. Basahin po natin. Denki o tsukete nemasu. Matutulog ng may ilaw or matutulog na nakabukas ang ilaw. Pattern number 4 po tayo. Ang pattern number 4 po natin ay verb 1, naide, verb 2. Dito po, ang verb 1, naide po natin ay wala rin pong kama papunta kay verb 2. Tuloy-tuloy lang po sila. Ang ibig sabihin po ng pattern natin ay without. Ang tinutukoy niya po, yung verb 2 natin ay gagawin without nung verb 1 or kahit wala yung verb 1. Example po tayo. Kasa o mochimasen de kakemasu. Gagawin po natin siyang aalis ng walang dalang payong. Ang mochimasen, gagawin po natin siyang naide. Ito po ay papalitan po natin sa nai form na formula.
Kaya yung chi, tatanggalin po natin siya. Kunin po natin yung mo. Yung chi, papalitan po natin siya ng ta kasi po ito po ay group 1. Magiging ta. Change ally, naging mo ta. Tapos ilagay na po natin yung naide. At ang ating verb 2. Basahin po natin. Kasao mo tanaide de kakimas. Alis ng walang dalang payong or without umbrella. Paalala po ulit, huwag niyo pong lalagyan ng kama. Next example po natin ay Megane o kakimasen. Hon o yumimas. Gagawin po natin siyang magbabasa ng libro ng walang salamin or ng walang suot na salamin. Ang kakimasen, gagawin po natin siya sa nai form or nai na formula. Kasi po tayo ay nakanaide. Ito po ay group 2, kaya po kukunin lang natin ang verb stem. Ilalagay na po natin ang naide at yung ating verb 2. Basahin po natin. Megane o kakinaide, hon o yumimas. Magbabasa ng libro ng walang salamin or ng walang suot na salamin. Pattern number 5 na po tayo. Ang pattern number 5 po natin ay verb 1, naide, verb 2. Ang pinaka verb 1 po natin dito ay manggagaling po siya sa nai form na formula. Mapapansin nyo po, after po ng naide, nagkaroon na po tayo rito ng comma. Bago mag verb 2. Ang ibig sabihin po ng pattern natin ito ay instead, sa Tagalog, sa halip or imbes. Ang tinutukoy po ng pattern na ito, sa halip daw po na gawin ito, ito na lang po yung gagawin niya. Pagkumparahin po natin ang pattern number 4 po natin kanina at yung pattern number 5 po natin ngayon, pareho po silang mayroong verb 1. Meron din po silang naide at meron din po silang verb 2. Ang pagkakaiba lamang po ng pattern number 5 kay pattern number 4, after po ng naide sa pattern number 5, mayroon pong comma. Ang pattern number 4 po ay wala. Kapag ang sentence nyo po ay nagkaroon ng comma after ng naide, ang ibig sabihin po ng pattern ninyo ay instead. Sa Tagalog ay sa halip or imbes. Kapag wala naman pong comma, ang inyong naide, ang ibig sabihin ng pattern po ninyo ay without or wala. Example po tayo, ashtawa yasumimasen, hatarakimas. Gagawin po natin siyang bukas ay hindi magre-rest, sa halip magtatrabaho. Ang yasumimasen, gagawin po natin siyang nai form. Ito po ay group 1 kasi naka-e-line. Papalitan po natin siya ng align, magiging yasuma. Pagkatapos, ilalagay na po natin yung naide. At huwag pong kakalimutan yung comma. At yung ating verb 2. Basahin po natin. Ashtawa yasumanaide hatarakimas. Bukas ay hindi magre-rest, sa halip magtatrabaho. Example pa po tayo. Kino doko mo ikimasen deshita. Uchide video mimashita. Gagawin po natin siyang walang pinuntahan kahapon, sa halip nanood ng video sa bahay. Ang ikimasen deshita, gagawin po natin siyang nai form. Ito po ay group 1. Itong e-line, papalitan po natin siya ng a-line, magiging ika. Pagkatapos, ilalagay na po natin yung naide at yung comma. Pagkatapos po, yung ating pinaka-verb 2.
Basahin po natin. Kino dokomo ikanai de. Uchi de video mimashita. Walang pinuntahan kahapon sa halip nanood ng video sa bahay. Conversation po tayo. Shumatsu wa doko ka ikimasu ka? Sa weekend ay may pupuntahan ka ba? Sumagot si B ng Iye, doko mo ikanai de, uchi de hon o yumimas. Ibig sabihin, wala pong pupuntahan sa halip magbabasa ng libro sa bahay.